welcome to my channel. My name is Aileen. Dahil weekends ngayon, sobrang tinatamad din akong gumawa ng video. Pero dahil nagpo-vlogmas tayo, push natin yan. Sige, quick video na lang tayo ngayong linggo na to or ngayong weekend na to. Diba? Kasi gusto ko rin sagutin yung mga questions ninyo from the previous video. Para sa ating quick video, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung usual na kinakain ko kapag nagdo-2 meal a day ako at kapag hindi ako bumibili ng pagkain sa karinderya. Kasi madalas ako kumakain sa karinderya pero hindi naman 100% of the time. Kasi nakakatamad din naman, diba, lumabas-labas ng bahay, kaya ganyan. So, eto. Para sa aking first meal nung araw na ito, ang plano ko talaga nun is mag-1 meal a day ako. Kaya lang, pagpunta ko sa kusina, yung sister ko, nagluluto siya ng scrambled eggs. Tapos, itong pork na ito, sa Korean supermarket lang namin yan nabili. And yes, pang samgyup yan. And yes, niluto namin ito dun sa yung lutuan ng pang samgyup din. Kaya, ayan. Medyo crispy lang siya kasi nagmantika yung lutuan. Tapos, hindi namin dinidrain. Tapos, ang nangyari, parang na-deep fry siya. Deep fry kasi sobrang konti lang talaga nung mantika. Pero dahil manipis rin masyado yung pagkakahiwa dun sa pork, parang na-deep fry tuloy siya dun sa sarili niyang mantika. Tapos, yung mismong mantika na yun, yun yung pinangluto ng sister ko dito sa scrambled egg. So, ako nasa kusina lang ako, nanonood lang ako. Tapos, nag-aantay lang ako nang ibibigay niya sa akin ng pagkain. Alam niyo yun, pa naman ako nagugutom, pero dahil sa sobrang bango ng pork, napakain ako. Tapos, eto, mukha siyang leftover, kasi yes, leftover talaga yan. Pagkain niya ng lola ko nung lunch na, hindi niya naubos, kaya ayan, sa akin napunta. Konting sitaw at saka talong, dun sa mga nagtataka, pwede pala ang sitaw sa low carb. Pwede naman, pero in moderation. And depende rin sa kondisyon ng katawan mo. Since ako, for maintenance si low carb, nakakakain naman ako ng sitaw nang walang nagiging problema sa aking katawan. So, depende pa rin yan sa limit ng carbs na kayang tanggapin ng inyong katawan. At saka, again, sa goal ninyo. And maliban pa dyan, puro leftover yung kinain ko nung morning or nung afternoon, nung aking first meal. Nung isang araw kasi, nag-scroll ako sa Facebook, tapos isa sa mga friends ko yung nag-post nito. Yung radish na, hindi ko alam yung tawag sa kanya guys. Yung pickled radish, ayan, pickled radish at saka kimchi. Hindi ko lang alam kung anong type ng kimchi ito kasi akala ko kasi dati iisa lang ang type ng kimchi pero nang nagpunta ko sa Korean supermarket, ang dami pala niya. So, kinuha ko lang yung nakita ko na similar dun sa pinost ng friend ko. Is this keto? No, kasi definitely meron siyang sugar. Yung pickled radish, medyo matamis siya. Actually, sobrang tamis niya. Walang kumain, ako lang. Tapos yung kimchi, medyo natatamisan din ako. So, kimchi and radish na pickled is low carb, pero depende sa pagkakagawa. Kasi yung pickled radish, kung gagawin nyo siya ng kayo lang, tapos tatanggalin nyo sa recipe or sa ingredients, yung sugar, low carb na yun. Pwede nyo nang kainin yun as side dish. Same with kimchi. Kaya lang rin naman ako bumili nitong mga to sa Korean supermarket kasi wala lang, gusto ko lang siyang itry. Pero ang plano talaga, gagawa ako ng sarili kong pickles. Kasi sobrang dali lang din naman dun. Tapos sure ka pa, 100% sure ka pa na clean yung pagkakagawa. Ayun na yung meal ko, puro leftover. Tapos makikita nyo dito, merong isang piraso ng hotdog. Which, again, is leftover. Ulam na naman ng lola ko na ayaw na niyang kainin. So, ibinigay niya sa akin. Another question, pwede ba ang hotdog sa low carb? Yes and no. May mga type ng hotdog na hindi pwede sa low carb dahil sa ingredients, tapos yung iba merong asukal, tapos maraming preservatives. Depende po yan sa brand ng hotdog na bibilhin ninyo. Pero, itong specific brand ng hotdog na ito, to be honest, is not low carb. Regular na hotdog lang siya, and since, again, ginagawa ko naman si low carb for maintenance, okay pa rin naman siya. Pasok pa rin siya sa aking carb limit, and hindi naman talaga ako palaging kumakain ng hotdog. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung last time na ng hotdog ako kasi hindi talaga ako mahilig mag-hotdog. Kaya lang, syempre, ibigay ng lola, baka magtampo. So, sige, kainin na natin. Kung kagaya ko kayo ng situation na wala naman kayong sakit, tapos for maintenance na lang si low carb and kayang itolerate ng katawan ninyo yung medyo mataas na carb limit. Ako kasi nasa 30 to 50 grams ng carbs yung limit ko. Tapos kapag umabot ako ng 50 to 100, for me, yun na yung indulgence ko. Or ang tawag ng iba is cheat day. So, ayan. Kaya okay lang sa akin yung mga ganito. Wala akong nararamdaman na masama, hindi ako nanghihilo. And ilang piraso lang din nung pickled radish yung kinain ko kasi nga sobrang tamis. Tapos in-offer ko siya sa mama ko at sa sister ko kasi sabay-sabay kami kumakain. Pero
hindi rin nila nagustuhan. So, ayun, medyo sayang. Pero, ganun talaga. Tapos, habang naglo-lunch kami, nanonood kami ng TV. Ayun lang. So, yun ang aking first meal. Tapos, after niyan, syempre, ang mainit na black coffee. And, eto na, second meal, dinner. Para sa dinner naman, ayan, nilutuan kami ni Mama ng talong. Tapos, tag-iisa kaming piraso ng talong. Nakikita niyo naman, diba, yung itsura niya. Isang piraso siya na talong na merong meat sa loob. Tapos, merong, hindi ko alam kung ilang pirasong itlog yan eh. Parang tatlong pirasong itlog yata. Sobrang laki niyang plato na yan. At nakikita niyo naman na halos nasasakop na siya ng buong talong. And yes, yung isang buong yan ay para sa akin lamang. So, ang ginawa ni Mama is tag-iisa kami ng ganyan. Yung sa husband ko, dalawa yung ginawa niya. Isa ito sa mga low-carb tipid meals na pwede ninyong iluto. Kung hindi pasok sa budget yung giniling na karne, pwede ang ilagay ninyo is canned tuna. Yung canned tuna na soaked in olive oil o kaya soaked in water o kaya soaked in brine. Or pwede rin na ang ihalo ninyo instead of that is yung mga leftover meat ninyo. Or pwede rin na wala na, tortang talong na lang. Low carb na po yun. At meron din fried chicken. Dalawang piraso ng fried chicken yung nakain ko. So medyo madami siya. Kaya nung sumunod na araw, hindi na talaga ako kumain. Nakapag one meal a day na talaga ako. Kasi ang dami kong nakain. Tapos, ayan, syempre puro meat. So nutrient dense. Kaya hindi na talaga ako nagutom after ng mga meals na yan. So, ganun lang po kadaling mag-low carb. Kahit tortang talong lang yung kainin mo, low carb na po yun. Nilagang itlog, scrambled eggs, sunny side up, low carb na po yun. Yung mga pickles, kimchi, basta siguraduhin na walang halong asukal, low carb na po yan. So, ngayon, punta na tayo sa inyong mga questions from the previous video. Hi Aileen, thanks for sharing. I want to ask if okay po ang mga kombucha drinks for low-carb diet. Hope you can answer my question. Yes, pwedeng-pwede po ang mga kombucha. Para makagawa ng kombucha, like any other food, iba-iba ng recipe yan. Pero yung pinaka-basic nila is merong yeast, tapos merong maraming asukal at black tea. So, parang hindi siya low-carb friendly, di ba? Kasi ang dami niyang asukal. Hindi po. Kasi ang ginagawa doon is if I'm not sure kung ferment ba ang proper na term doon. Pero yung halo na yon, yung tatlong ingredient na yon is ilalagay nila sa container tapos iiwanan for a few days. Actually, up to a week pa nga or more than a week. Ang mangyayari doon, yung yeast kasi merong bacteria yon. Tapos yung bacteria, kinakain niya yung sugar na nandoon sa tea. Tapos after a few weeks, kapag iinumin mo na siya, ayan, kombucha na. So yung sugar na inihalo mo is wala na talaga kasi kinain na siya nung bacteria. Pero huwag kayong mag-worry dun sa bacteria ha, kasi good bacteria naman yun. So actually, para kang umiinom ng Yakult, ayun, ganun yung effect niya. So yes, pwede naman po. And maganda rin siyang source ng probiotics. Maganda yan guys, pag ibibreak nyo yung fast ninyo or galing kayo sa mahabang fast, advisable na mga ganyang klase ng inumin mo na yung iinumin ninyo bago kayo kumain. Next question is from Red Santa De Leones. Hello! It's you again! Hi ulit, Miss Aileen. Low-carb keto approved po ba ang mga laxative na tea? Thank you. Low-carb, yes. Keto, yes. Pero not advisable. Kapag kasi nagki-keto tayo, naglo-low-carb ang water weight natin, eh unti-unti nang dinodrop ng ating katawan. Kung iinom kayo ng laxative, water weight lang din yung aalisin yan sa katawan ninyo. So, mas magiging prone kayo to having keto flu. And ang katotohanan, wala naman talaga siyang masyadong benefit. Kaya, ayun, papahirapan mo lang yung sarili mo pag maglalaxative ka while on keto or low carb. Next question, Virgil is from Virgilio Saldo. Hi coach, pwede ba kainin ang sugo peanut na nabibili sa supermarket kasi zero carb naman siya, naglo-low carb na kami. Thanks po. Maraming mga zero carb na pagkain ang not advisable for keto and low carb. Yes, itong mga zero carb na ito is considered na low carb pero not advisable kasi low carb sila pero meron silang bad oils or toxic oils. And pagdating sa keto and low carb, hindi lang naman talaga carbs ang iniiwasan natin. Ang iniiwasan natin is yung mga inflammatory na pagkain. Pasok dyan yung carbs, pasok dyan yung sugar, pero ang naghahari dyan is yung mga toxic and inflammatory oils. Now, pagdating sa peanuts, pwede naman ang peanuts, pero konting-konti lang. Depende sa carb limit mo and depende sa kung kaya ba siyang itolerate ng inyong katawan. Pero sa sugo, hindi talaga ako familiar kung ano ang ingredients ng sugo, pero alam ko na meron siyang MSG at saka gumamit sila ng inflammatory oils. Kaya chinek ko from Google. Ito po siya. Chinek ko kay Google kung ano ba yung ingredients niya. I'm not sure guys kung accurate ito ha, kasi sa Google lang to galing eh. According here, ang ingredients niya daw niya is peanuts, which is pwede.
vegetable oil. Ayaw natin kay vegetable oil. Pero pinaghalo siya. Yung vegetable oil niya is pinaghalong palm soya and coconut oil. So, kahit papano, okay lang naman. Lalo na kung wala ka namang sakit. Yung kung ikaw ay nag-low carb for health reasons, kasi meron kang diabetes, type 2 diabetes, or sakit sa puso, ganyan, kidney disease, or any disease, PCOS especially, na gusto mong ma-address ni low carb, yung mga sakit na yun kasi ang may dahilan dun is yung inflammation eh. So, iiwasan natin talaga yung pagkain ng mga inflammatory na pagkain. So, dun pa lang sa second ingredient, medyo kailangan iwasan na natin. Tapos, meron siyang iodized salt, which is good, pero meron siyang monosodium glutamate, MSG. So, kung ginagawa mo si low carb dahil, for health reasons, mas maganda kung iwasan mo na siya. Pero if for maintenance lang, tapos hindi naman masyado, hindi ka naman kakain araw-araw, alam niyo yun, yung parang no choice ka lang, or namiss mo lang kumain ng mani, then pwede naman. Pero again, in moderation. Hindi ka kakain ng ganito kadami, ha? Kahit yung isang perasong yung gusto ko sabihin na tagpipiso na pack, pero I'm not sure kung piso yon. Pero you know what I mean, di ba? Yung maliit na sachet na ganon. Ayun, isang ganon lang, okay na yon. Hindi ko rin kasi alam kung ano tong TBHQ na to eh. So hindi talaga ako makapag-comment ng 100%. Pero ayan, low carb naman po siya, pero papasok po siya sa category ng dirty. So again, paulit-ulit, pero sasabihin ko ulit, kung ginagawa nyo yung low carb for health reasons, for its health benefits, iwas po tayo sa mga dirty options ng mga low carb na pagkain. If you want to learn more about keto, low carb, and intermittent fasting, pero hindi mo alam kung saan magsisimula, ini-invite ko po kayo to join my course. Magsa-start po siya sa January 10, pero open na po ang enrollment ngayon. Discounted pa po yung price, kaya i-avail nyo na po siya kasi by January 10, magsa-start na kami dun sa regular price. Yung link nakalagay sa description sa baba. Konting information lang about the course. Ang pangalan niya ay The Low Carb Bootcamp. Recorded po yung mga videos, kaya pwede niyo siyang panoorin anytime, anywhere. At maliban pa dyan, meron ding mga PDF files, mga guides na pwede ninyong i-download. Tapos, magsha-share din ako ng mga worksheets para sa inyo, para mas maintindihan niyo ng maigi si low carb. Ang objective nitong course na ito is para i-guide kayo step by step kung paano sisimulan si low carb, kung ano ba ang low carb, at by the time na matapos ninyo itong course na ito, confidently makakapunta kayo sa supermarket nang hindi na nag-check sa Google kung pwede ba tong pagkain na to, kasi naiintindihan niyo na kung ano yung mga pagkain na pwede at saka bawal para sa inyo. Tuturuan ko rin kayo kung paano gawin ang low carb based sa inyong objective. Tapos, two parts ang course. Part 1 is everything you need to know about low carb, yung basics, at saka intermittent fasting na rin. Tapos yung second part ng video is how to do low carb para ma-maximize mo ang iyong weight loss. So if you're interested, yung link nakalagay sa description sa baba. Click nyo lang yon, tapos dadalhin kayo nun sa information tungkol sa price, how to pay, tapos how to register, ganun. Hindi ko i-mention yung price dito sa video na ito kasi pagdating ng January 10, yung discounted price, tatanggalin ko na, tapos doon na tayo, forever na tayo dun sa regular price niya. Avail nyo na siya ngayon habang naka-discount pa ang price. So yeah, kita-kits tayo sa January 10, and if you have questions, comment lang kayo sa baba, tapos sasagutin natin yan sa susunod na video. Thank you so much for watching and have a great weekend! Bye! Grabe talaga yung aso sa kabila kapag nagsasalita ako, saka sila na tumatahol-tahol. As in, buong araw talaga siyang tahimik, tapos ngayon, literal, nakakasalita ako pa lang, saka siya biglang tumahol. Bakit ganun? Hindi naman ako naririnig sa labas. Malayo naman yung bahay namin. Bakit ganun?